We never expected any award for 2019. It's because it's a tough year for us, challenging each other in terms of volume. But despite that, we're able to finish the year strong and we're able to surpass all the challenges. Magdepende sa imuhang pag-drive sa istorya ang level sa impact na imong gaka-create sa imuhang special sa customers nato, di ba? Like example, pinakauna gid sa level is kanang grabe. Pero plain ra gid bitaw kayo nga pagkakuan, plain na kay nga pagka-istorya, grabe. Ana lang. Grabe siya. Kasi ikaw, feeling, kasi feeling ninyo nga namin taong mo-entertain mo customer na ang inyong energy is like, grabe. Ano na kayo? Month 4? Muragulay unod nga pag ni, yun ka grabe, maram ko siya ganun na siya impact na super, pero pag-deliver ni mo na yun na grabe, marag not real ang pagka yun niya nga grabe, marag on lang. Basta lang, insulti siya yung anak, pero dili siya kuan. Lahit mong kutong na-appreciate yung kang, wow, grabe, ganang marag, klaro yun sa expression sa imong face, sa imong tingog nga, na-appreciate ni mo, pero yung grabe, marag wala lang. Marag zero kayo niyang kuan, feeling sa imuhang, grabe, ano lang, diba? Grabe. Marag dili mo ma-feel ang niyang sincerity kung yung anak, bitaw, like kung sa mga, sa mga staff na to, or kita, even kita nga mag-entertain nga, inguna na nga itong level of energy na ginapakita sa itong customer, do you think bubalik si customer? Di ba, dili? So, I hope nga medyo, ato ni i-level up to my. Next is, ho-hum. Like, ano ba ito? Boring. Ano ba ito? Boring tayo. Hi, it's boring tayo. So, inguna ni ba tao nga mag-entertain sa itong mga customers? Sa itong station? Na magpatubil, na boring kita. Morning, ma'am. Welcome to Shell. Okay, diretso na tayo. Hi, nanasag ka, ma'am? Hi, it's... Ikaw nasag, ma'am? Nga na ba ang mga... Kwan? Ingunani ba nga to ang approach sa mga customers? Boring kayo tanga mo entertain sa itong customers? So, we should always remember nga ang impact na itong ginahatag sa itong customer is kung magbalik-balik na gid na siya,
posible gid kaayo nga mawala gid si customer. Nga magpermite lang bitaw boring ang iyang feeling nga moana dira sa station, wala gid atong customer. Wala ka kabalo, wala pa lang na nato gid na studyhan or na statistics gid nato siya nga pagkakuan nga wala tong customer, might be nga tungod sa pring kay natong mapagserbisyo sa mga customers. So next is, okay lang. Meron itong mediocre type ng mga tao. Okay lang. Kanang mo, himo. Sige, okay na ni. Okay lang. Naman ang, dili na bitaw, gas strive harder. Basta lang kayo naka-perform. Basta, BBL. BBL, basta-basta lang ng mga performance. So siya, okay lang. Okay lang, okay lang. Dili bitaw ni competition, okay lang. Di ba, ana na dahil ng atong una-una. So, dili na dahil i-give ang the best ni mga shot. Next is, okay. Okay, good siya nga mo perform. Okay. Itungon sa imuang pag-approach sa ilang, makawaw gid sila ba sa ilang visit nato sa stasyon. Next is, kini na yun. Kining opposite sa naasa ubos. Na siya exclamation point na, grabe! Makaingon ko ng customer, grabe ka ba eh? Makaingon ko siya ba? Nga, makapasnap gid si customer sa imuha. Diba, makapanghanggat kinog paniod ko si customer tungod sa imuhang kwan. Imuhang pagtagad, imuhang pag-entertain sa iya. So, I hope na kini mo atong ma-achieve. Bisan siguro, wow. Wow for, why not strive for grabe? Kinigig na sa pinaka-top. So, kinanglan, ingonana, gina nga ito ang mahatag na performance every day, every minute sa tuwang pagtrabaho. Okay? Events sa itong mga kauban, relationship sa itong mga kauban, kauban na ito sa itong mga staff, sa itong mga customers. So, dapat grabe yung permiti ito ang impact na ihatag sa ila. Dili kay grabe! Kaya itong wala yun, bagsak, dili po, dapat grabe na positive kayo ang approach na to ng customer. Okay? So next, si Sir Lance. Patin ko, question, kung sa'yo ninyo ang pagsabot sa word na impact? For impact. Lagingon man si Sir na impact daw, kinahanan daw ka mo create o impact sa ato ang mga customers. Kung sa'yo dating towards sa sample sa ato, kung sa'yo dating sa services na to sa itong customers ko, i-relate na to sa itong trabaho kong kanibitang giganahan, basta nakarana mo rin, basta na na-appreciate ko. Okay, correct, no? In other words, it's impression. Unsa ang impression ni customer sa imuhang performance? So, kung makita ninyo din eh, you discuss ni Aster ang level of impression, impact. At grabe, na naan sa ugot, is actually negative. Negative na grabe, grabe ha, oy. Grabe. Grabe na nasa taas, grabe na positive. Wow, grabe ka ayun ba eh. Grabe din siya ka sold out, ka satisfied sa impression na iyahang nakita or nakuha sa imuha. And then of course, ang middle step, small siya ang average. Now, tumingin ka grabe na negative o grabe na positive o middle, asa dira ka part ang diit malimtan sa customer? Eric John. Ang dili malimtan sa customer, most likely ha? Para sa ko isang most likely gid nga dili gid malimtan ni customer is from the word first impression gani siya. So para sa ko, especially if you relate it sa kanang sitwasyon sa tao, kasagara gid mo inumduman nila is ang negative. Okay, so muna ang dapat dili gid ipakita ni customer ang negative nga thoughts kay muna kung dito mangud sila sa positive ila makita muna nang ura ganahan sila kay kung negative man mapana ko nga kwani mo good gid gid sa duha ka grabe kay negative and positive kay since kung negative man gud is dili na kita mo balik pa sa imuha. Kaya tanaw na ganyan sa imo is like na ba yung anak. Pero kung positive, masulog yun po na sa nauna ni customer, kailangan na nun sa customer nga magbalik-balik sa imo. Then mas, kung gina, sa natawag na, yakang gina-share sa uban kay tungod sa positive. Pero negative, gina-share kanya sa uban pero dumagan pag-inan niya nga pa.
Very good, no? Tama. Papakan niya to si Eric. In sakto, actually, sa levels of impression sa na atong ang mahatag sa customer, ang dili niya malintan, it's either ang negative o ang positive. No, ano na sa iya ha, magpabili na sa iya ha, eh, tama ang ingon ni Eric, grabe, negative siya, gipanabik pa ka sa uban, dili pa mo balik sa imuha. Ang customer, wala pa naka-experience sa imuha, wala pa kakita sa imuha performance, pero naanay na butang sa iyang mindset nga ay dili ko din ha based sa experience ni Chris na pangit ka ayon. Pero kung positive, dili niya po na malintan man sa customer. Iyahagya po na ipanabi, di ba? Sumala sa ato ang comfort room, ato ang CR sa ato ang istasyon. Di ba? Kinapost nila sa social media. Kinakita nila nga, wow, grabe siya. Lindon kay sa nga tanan. And ang kinahanglan ng uban ng mga customers makahibalo. So sila mismo ilahang di-advertise. So mo lang dapat kita ang atong ang goal. Asa mo lang ito ang goal? Grabe nga negative, grabe nga positive. Of course, dito ka sa positive. Now, okay ba kung naatag dali sa middle? Ang ato ang impression na maatag sa customer? Okay, dili. Nga nang dili man plumber. Ay, sorry. Nakakansya. Nga nang dili man rose. Nga nang dili man okay na naarap ka sa middle? Okay, sa competition karon okay na siguro kung naratabi ang level, pero pasaka bi ang uban, ga innovate, ga change. Nya kita mapabilin ta diha, mabiyaan kita. Mabiyaan, and worst case, malintan. Okay? Because kanina levels of impact or impression sa middle, maoni siya ang mga levels na pwede ra kalintan. Sugot ta nga malintan ta sa ato ang mga customers? Definitely, dili. Okay? So again, dito ta sa grabe na positive. So ako turn over ang microphone balong ng master. Okay, so thank you, Sir Lance. So muna siya, impact comes from words, tonality, physiology. So ang impact, mutag-iingon ganina ni Sir Lance, is the impression na itong kakakuha. Example, first ni mong impression, muna siya, impact na siya na imuhang kakakuha. First na visit ni customer, yung first impression is the impact na agatong, o first impression ang keyword ni Melvin sa iyahang GSN champion. Diba? So muna siya ang impact na itong ginahatag sa itong customer. Ang iyang impression ni iyahang makuha. First visit pa lang niya. Now, consistent impact or consistent impression, that's influence already. So influence na natin si customer. For example, dilita sa customer, sa atong mga staff, kung natay impact or natay impression na ginapakita sa tuwang mga staff, if consistent ta nga gapakita anang impression, then ma-influence sila sa atuwa. Either positive or negative na side na atong ginapakita or atong gina-imit nga impact sa ilaha. So, crucial siya, labi na consistent na gid siya nga impression nga imong ginapakita sa imong staff. Kay pwede siya nga maka-influence sa imong mga staff. Sa customer po, in what way man nga ma-relay natin sa customers, kung consistent ang atong impression nga ginapakita kang customer nga grabe kayo nga performance, might be nga ma-influence natin si customer nga mag-influence po ng uban tungkol sa impact na iyahang nakuha gikan sa atuha. Now, next is consistent influence na rayon siya. Pag ang consistent influence, mo na gid na siya ang imuhang identity. Example, balik-balik, first visit ni customer, that's the impression niya yung nakita. Nindot niya nakita ang impression. Next visit niya, same ang iyahang na-feel. Na grabe, kayo nga performance, grabe ka high ang standard na inyong ipakita. That's the influence nga itong ipakita kang customer. Next is, next visit na po niya, next visit na po niya, next visit na po niya, the same performance ang atong ipakita, na grabe nga po kayo nga performance, then that's our identity already. Okay? So, medyo one siya. Same na ka siya sa ito. Impact, impression nato siya, influence, and then may mo din na natong identity. So, saan man na nato?
nga mahimo nato ng identity na dayon. For example, sa CR, okay, sa CR sa lapasan, can you cite nato ang lapasan? In what way nga ang impact, di ba, katong pagsugod yun nato sa lapasan, is grabe, makawaw yun ang mga customer. Kinakakita gyapon sila o kanang pareha gyapon kanindot sa baloy nga CR. Diba? Unsa to siya nga impact atong nahatag sa ila ha? Nindot kay nga impression nila, diba? Masaan man din na nato, Sir Deo, para kanang makontinue nato to nga impression sa customer. Na mahimo na siya maka-influence sa customer o mahimo na din natong identity nga nindot yun kayo ang atong CR. May continue lang gyapon ang iyong ang status sa CR, which means to say na limpyo siya always, then complete amenities, complete po siya. Kanang sabon, like that. Question, katong time na bago pa ang CR na nakahatag siya maayong impression sa customer, karon nga punto sa nga sa pangidaron sa CR, na, makaingon ba ka nga consistent ang impression nga nahatag nato sa customer na nahimo ba gid siyang identity sa station nga oy di na ko mana ko sa lapasan kay mao siya ang pinakachada og CR sa area or sa city. Masulti na ko it is yes, is because through sa feedback sa BUC ginabutan gid ko always positive ang nakabuta at the same time na viral po siya sa Facebook at sa video at ato mga post diba. Siguro, maubod na siya ang reason nga nung nagdugang sila o handrail karon kay sa basic initially Sir J. Mark, di ba? Muman siya ang requirement sa LGU nga na siya additional na handrail. And then, it for was the PWD, chosen para sa mga PWD. And based daw po no, sa survey, ang dipili is ang baloy o ang lapasan since sila ang organization na siyempre, kayo yung nagba-viral, kayo yung na-interview, na-feature sa mga ano, kaya siyempre, kayo talaga yung tinutupukan na whatever na was suggested by, parang kikuan siya, di-nominate siya by Department of Tourism na kini nga mga CR ang dapat utangan o handrail. So, it's kanang kulat without affirmation, you know, yes, we are doing consistently with our... Yeah, but you just, ang ako lang, no, you just have to make sure na maalagaan din na to siya. Kahit it doesn't mean na naka-receive to feedback from BOC na okay na to ang CR or na ay nag-post sa Facebook, for example, na okay na to ang CR. Okay na ta, kampanti na ta, di ba? Kahit pwede man good siya may tabo. Consistency, sa may buod pasabot sa consistency. So dapat it should be checked every day. Okay? Kapila ba sa isa ka bulan o isa ka semana mo sulod yung feedback about CR sa BOC? Is it everyday transaction, everyday customers? Because it might be na katong mga days na wala. It might be nga dili, di ba? Actually, nag-ato assignment kang Aster. Kotter, we talk about impact. Get a specific example sa atuang site. Let's say, for example, CR. Kung last week, katong first picture na to, compare today, okay pa ba? The same pa ba siya na level of impression? Because based on my personal experience, na sa CR, for example, sa lapasan, since sa lalakis, grabe na gid siya ka bulingit, no? Tapos ang iyaha pang faucet is gaka-tang-tang-tang-tang na siya, gaka-isog-isog na, tapos gi-silan lang siya, tapos ang even ang silan, tang-tang na po siya. So, dili na kayo siya okay. So, mo nang, para to make sure lugar ito nga, pinamitin positive ang ato ang mahatag na impression sa ato ang customer, mamaya mo na ito siyang identity, dapat ato ang ito siya i-check every day. And how can we get feedback? Dapat kita mismo mo ngayon feedback sa customers, di ba? Every day, spot check, and then ask feedback from customers kung gikan sa CR. Sir, excuse me, nag-CR ka gikan, sir. Kanang mungutan na po, kumusta yung experience sa CR? Okay ka, sir? Ang sa'yo mga pwede pa na mo ma-improve. Diba? So, makakuha ka o feedback later on, and pwede mo siya mag-discuss sa inuhang team na, oy, mo niyang feedback na ako nag-gather sa ato ang mga customers. Because ang atuang goal here is, ang atuang goal is, inaha
hanggang mamahimo nato siya ng identity na maayo. Maayo nga impression sa atong CR. Sayang magod, nana siya dito eh. Tapos, ang anong ato ang mansambuyan kung nana siya dito. Kaya kasi ang eventually may tabo, munaog siya. Ngayon na, uy, ato na ka sa CR sa labasayan. Tsaka ta kay sa natanan ba? Pero ato siya, naka-acto siya, nakatong bagpapakayo, lindot pa kayo, tapos katong isang mingon nga, oh, naka-visit ko kagahapon, okay lang. So later on, munaog siya, munaog, tapos ma-average na yun, malintan na inoon siya eventually. So make sure na consistent ka na, para mamahin mag-inado siya ng identity sa life.